Hi guys, magandang araw po sa inyo. Ngayon guys, merong nagtanong paano daw gumagana tong EVRV. So yung turbo solenoid ng Isuzu MU-X, D-Max, at saka mga trucks. Ganitong model na EVRV, yan. Sa RZ4A at 4GG1 mo lang makikita yan. Sa 4GK1 at 4GG1 na isang model, may nakaganyan yung position. So, same pa rin yung function nito. Magkaiba lang ang part number at saka model ng sasakyan. Iba-iba yung location at position. Yun po. So, ito yung nagko-control sa operation ng ating BGS turbocharger. So, may actuator po yan. Yan po. May hose. So, hinihigop yung hose niyan guys. So, vacuum operated po yung ating BGS turbocharger. Ang EVRV natin, merong tatlong connection na hose. Yan. At may isang connector na may dalawang wire. So, connected ito sa computer box. Ito namang tatlo na hose. Yung isa, yung sa gitna, yan ang papuntang turbocharger actuator. Ito. So, at sa ating turbocharger. Yung isa naman ito, ito yung pinaka-source ng vacuum. So, galing po yan, connected sa ating linya, galing sa ating vacuum pump ito. Sabay sa brake assist na vacuum. So, nakati lang siya, connected, galing sa vacuum pump. So, yun, vacuum source. Ito yung output, yung sa ating turbocharger. At yung isa naman, yan po, ito yung pinaka breather or atmospheric pressure. So, galing po ito sa, yan, sa ating air filter. Yun po yung breather ng ating EVRV. Para sa return ng ating turbocharger actuator. Paano gumagana? During idling or yung makina natin kailangan ng boost sa galing sa turbo, kailangan ng hangin na dagdag. Yung ating EVRV connected yung galing sa vacuum source at itong output papuntang turbocharger. Ang mangyayari, nahihigop. So, aangat yan. At yung loob ng ating turbocharger, yung nozzle vane, paliliitin yung opening or yung i-direct yung opening ng exhaust dun sa ating turbocharger turbine. So, dun dadaan ang flow, kaya iikot ng mabilis. So, nangyayari po yan kung hindi pa naabot yung boost pressure na kinakailangan ng makina. Pero kung sobra na po yung boost pressure galing ng turbo natin dito sa ating intake, so iko-command ng computer box itong solenoid. Mangyayari, iko-close to or paliliitin yung connection nila, yung vacuum. So mangyayari, bababa yung ating rad. So lumaki yung nozzle opening at doon na dumadaan sa inner side ng ating turbine. Dahil doon, hihina yung ikot ng ating turbine at compressor. So, hihina rin yung pressure na output ng ating turbo. So, kung kailangan na ulit ng boost, yun, ikokomanda man ni computer box na i-open ating EVRV, yung mag-open yung connection ng vacuum at yung output. So yun lang. So ngayon guys, tinanggal ko lahat ng hose connection. Yan. So tanggal lahat yung tatlo. So ngayon ipakita ko, pa-start natin kung ano yung movement. Thank you.
Ayan. So ngayon, ang gagawin natin, kapit natin yung output side. At vacuum side. Ayan. Gagawin natin. Kapit ko, tapos titingnan natin. Ayan. Naangat. Tanggalin ko. Bababa. Naangat. Ayan, connected tong dalawa. Ayan, connected sila. So, ganyan, during idling. Kakaangat ko. Ah, ito. Ito, may vacuum. So, ikabit natin. Ayan. So, ayan, nakaangat. So, ayan yung position niya during idling. So, ganyan po. So, may vacuum. At ito, atmospheric lang talaga. Filter or sa breather lang. Pagtanggalin yung vacuum, or walang vacuum tayo, yan tanggal. Yan, bumababa. Pag may vacuum, yun, angat. Sa ganitong condition, good po yung ating EVRV. Pero dapat magre-release to pag sobra na yung boost sa ating intake, yung output ng ating turbo. So, ayan. Lagay ang nakaangat. Ayan po.